May matindi pong labanan, nagaganap ngayon mga kaibigan. Pero pag sa video, ganyan. Ngayon, sabi ko sa kanya, aba, hello po, sabi ko sa kanila. Dumaan ako ng oblique. Pagkadaan, pagpupunta siya sa mga kaibigan niya, nasa kotse lang doon yung girlfriend niya, never siyang sinuportahan sa... Tapos, tawagin ulit ako, may nagpicture. Sorry ah, dinala ko siya dito. Sabi ko, may matindi pong labanan, nagaganap ngayon mga kaibigan. Third party ko lang. Sabi, galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi na po kami okay. Masyado akong nababoy ng asawa ko. Pero ang lumalabas ngayon, sa asawa ko lang ang baboy, sa akin hindi. Dalawa kayo. At alam ko, hindi ko po kinakampihan si John dito. Aaminin ko po sa inyo na hindi na po kami okay ni John simula nung lumabas yung balita na nagkita sila. Ngayong kasal na kami. Sino pong babae ang makakatanggap ng ganun? Ayoko po sanang umiyak kasi. Pero hindi ko po nakakayan. Pasensya na kayo. Sinong babae ang asawa na hindi masasaktan na malalaman mo na nag-meet kayo nung babaeng pinag-awayan nyo noon? Hindi nyo pinag-awayan eh. Actually, kabet, na, which is sinas third party, na hindi niya sinasabing hindi siya kabit. Masyado pong nababoy ako. Sabi, galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi ko po kinakampihan si John dito. Aaminin ko po sa inyo na hindi na po kami okay ni John simula nung lumabas yung balita na nagkita sila. Ngayong kasal na kami. Sino pong babae ang makakatanggap ng ganun? Ayoko po sanang umiyak kasi. Pero hindi ko po nakakayan. Pasensya na kayo. Sinong babae ang asawa na hindi masasaktan na malalaman mo na nag-meet kayo nung babaeng pinag-awayan nyo noon? Hindi nyo pinag-awayan eh. Actually, kabet, na, which is sinas third party, na hindi niya sinasabing hindi siya kabet. Masyado pong nababoy ako. Sabi, galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi na po kami okay. Masyado akong nababoy ng asawa ko. Pero ang lumalabas ngayon, sa asawa ko lang ng baboy sa akin, hindi. Dalawa kayong ng baboy sa akin. Dalawa kayo. Sinong maniniwala sa'yo na nananahimik ka? Na buong mundo na nakafollow sa atin sa Facebook na hindi ka nanahimik. Sa buong tatlong taon, laging laman ng wall mo, puro bash sa akin, puro bash sa akin, puro parinig. Kahit i-check nyo yung wall ko, wala po akong sinasabi na masama or negative dahil positive lang ang gusto ko. Kapag po merong nagko-comment ng pangalan niya sa wall ko, or masamang sinasabi, alam nyo po ginagawa ko. Dinidelete ko po kasi ayoko matikit ang pangalan ko sa kanya. Doon sa babaeng yun. Ayong na ayaw ko po. Which is siya, gustong gusto niya. Wala kasi siyang alam na may something kasi ang pinupost niyo magjowa kayo. Pero clear mo sa akin na break na kayo at kumuha pa tayo ng gamit sa kondo niyo. Ako, di ba? Ako nag-ayos ng gamit mo. Lahat. Tapos, ang nangyari, nasa bahay ka na, ganyan, ganito, hanggang sa nag-post na yung girlfriend mo na ahas ako, na, I mean, hindi siya nag-name drop, pero ayan na, ahas ako, ganyan, lumabas na yung mga picture, ganyan, naiipit ka na, ganyan, ganyan. Hanggang sa lagi tayo magkasama, lagi kong kinakausap si Anthony Lodones noon na parang, tol, ano bang gagawin ko? Kasi, ganyan, ganyan. Gumating na sa point na sinabi sa akin ni Anthony na, Tony, hayaan mo na si John. Hayaan mo siya, tulungan mo siya na ano, tulungan mo siya na mag-grow. Kasi baka naguguluhan lang yun. Kasi ganyan, na hindi ko alam, na hindi nila alam. Ito ulitin ko, hindi nila alam na hindi ko alam na break na, ang alam ko kasi break na sila. Yung mga kasama kong iba, ang alam, cool off lang sila, nag-break lang sila sandali, ganyan, ganyan, etc. So, anong nangyari? Sabi ko, ah, ganun ba, ganyan? So, nalaman ko na, ay, putang ina.
sila pa pala ata. Hindi naman magwawala yung babae kundi kung break na sila, 'di ba? So ano nangyari nung nalaman ko na ganun, umuwi kami sa bahay. Sabi ko, John, tama ang sinabi ni Anthony, dapat nakikinig ako sa kanila. Sabi niya, laging ikaw ay para sa kanya, siya ay para sa iyo. Hindi mo ako po pwedeng i-ano diyan kasi magulo pa eh, nagwawala sa Facebook kay marami na sinasabi sa akin yung tao. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag ka nakikinig doon. Ganyan ganyan, may sarili tayong usapan, mahal kita Tony, ganyan ganyan, paglalaban kita puta, edin na. Pero bago pa pala mangyari, ito ha, papatsirahan ng girl, ex-girlfriend mo sa pag-arap mo, ganyan. Kaya ako sinamahan kita, di ba? Ano pang sabi mo sa akin nun? Alam mo yan, Mark. Alam mo yan, Flo G. Sinamahan ko siya, nagulat kayo. Ba't kasama mo si Tony Fowler? Kasi ang alam ko, hiwalay na sila. Paano di ako maniniwala? Ito, sa akin ka nakatira. Di ba? Sa akin ka sa balutang ng mga putang inang gamit mo. Tapos, eto na. Andyan ako. Sabi niya, sabi pa sa akin ni John ganito, nasa XB kami ah, ginilig niya yung upuan, upo ka dyan Tony. Sabi ko, bakit? Kasi lagi mo akong sinusuportahan, thankful ako sa'yo. Susulat akong kanta, ito para sa'yo to. Kaya kung marinig niyo po, yung, hindi ako nagpo-promote ah, puro katotohanan lang, kung marinig niyo po, yung Come With Me, yung po yung araw na yun, way back 2016 pa, sinulat po nila yon, sinulat yun ni John para sa akin. Sabi niya, ewan ko na kung anong totoo, sabi niya sa akin, umupo ka dyan, isusulat ko to para sa'yo. So sinulat niya yung Come With Me, na merong halo ng lyrics ng, I just wanna get to know ya. hindi ko na alam kung anong title nun, basta yun yung kantang yun. Tapos, hanggang sa nangyari, ito na, pinagsabihan ako.